syempre, grand opening natin ngayon. Meron pa rin hindi mawawala mga nagbebenta. Ano yung dala mo? Galing ka saan? Galing pa ang Leyte. Leyte? Leyte. Buti-buti hindi ka na late. Nag-airplane kami. Ha? Nag-airplane. Nag-airplane ako talaga galing pa Leyte? Yes. Kailangan dumating? Kanina. Seryoso? Yes. Sa Antipolo kami, diretso. Ay, malapit kayo rito, mga kaibigan mo, mga expert. Galing ng Leyte. Bumiyay pa. So mga maraming nahukay talaga sa Eastern Visayas, di ba? Naalala mo yung arma nyo, no? So yun, syempre nga pala ako nga pala, syempre si Pinoy Poster, Bustoyo, dito ako ngayon. Pero syempre, paalala sa inyong produkto namin, ang Mr. Pini Peanut Butter, ang peanut butter ng mga sikat. Hindi lang kasi dahil masarap to at malinamnam, talaga namang ito talaga yung hinahanap ng mga sikat, ng mga aking mga kaibigan, na napakasarap ito. So open pa reseller at distributor to. PM lang kayo sa Mr. Pini Peanut Butter. Yes, maraming salamat. Geng, geng. Wala yung gold. Sayang yun, yung na Jessica Soho. Dapat binili ko na yun. Kaso sabi, huwag ko nga bilhin kasi mahal. Pero yung pala. Sabi nung isa, hindi daw dito yun. sayang yun. Yung gold. Tara dog, dito kayo sama din sa video. Ayan. Ano naman to? Parang sa Saudi lang to. Yung brush. Gawang dalaw to? Di ba sa Saudi, pag OFW ka dati, maraming brush na inuwi. Yung mga elepante, yung mga palm. Pero medyo, ano yun, well-detailed pa yun. Yan kasi, sa Mindanao, usually, gumagawa sila ng mga ganyan for lucky. Kaya parang yung nagamit sa Tony. Mindanao to. Mindanao product to. Anong year? Well, 80s, marami ng ganyan. Brush? Ito. Same? Ordinary brush. So ito, Sir Arman, ang ating expert sa coins. Sir Arman, Numi. Si Sir Angelo, nagko-coins din yan. Sir Arman, check natin ito. Halika dito, lapit ka. Mukhang mga regular coins. Mukhang, check natin kung meron tayong something probably special mga dito. Loose coin. Mm-hmm. O yung mga sukli-sukli. Ito yung mga barya na usually dala ng mga balikbayan. Ito yung mga sumusobra sa bulsa nila na inuuwi nila. Totoo pala yung may isang pisong malungkot yung mukha? Totoo ba yun? Meron. Hindi, kalokohan lang. Parang, tinawa ka mukha. Ano to? Sapong piso to, bago lang to eh. Ito yung ano. Ay, babe ah. Ano to? Pero ngayon ako nakakita nito. Mga circulating ano to, commemorative. Ah, may malungkot si ano to, si Luna yata yun. Oo, di ba may malungkot? Oo, tingnan mo. Ilagay siya, malungkot siya. So ito, magandang pagkakataon to para malaman natin kung ano ba yung may worth. At lahat naman may worth to, pero not as much na iniisip nila. Pag old coins, nakita na luma, 1980. 1970s, 1960s, not all coins na ganun year is mataas yung value. So natutunan ko din yan sa mga kaibigan ko tsaka sa mga nagdadala ng coins. Like to, para tingnan niya to, yuki tingnan natin. Sir Arman, baka pwede mo sinabigyan ng brief explanation para dito sa mga coins na to. Yan. Gaya nga na nasabi ko kanina, karamihan dito, mga loose change ng mga balikbayan na iuwi. Na iuwi nila. Yeah. O kaya minsan, ginagawa nila souvenir. Itong mga coins na to, probably... Ito, mga 50 agila to sa atin to. Ito, local wala, to. Sa atin to. Itong mga foreign coins, nabibili to lang ng ano eh, around 10 pesos, 20 pesos, diba? Dekada. Ito mga, paano naman yung mga commemorative na nag-circulate. So, diba kasi akala nila pag commemorative coins parang limited na. Pero paano yung mga commemorative coins na ginagamit, circulate? So, kagaya yung value, ito, yes. Nag-issue ang ano, ang BSP ng mga commemorative coins para ipakita sa kanila, sa mga mamamayan na meron silang ginawa na ganito para bigyan ng dito ng kaalaman ng mga tao. Regarding din sa taong nilalagay nila. Sa taong nakalagay dito. Parang dinedicate nila. Parang to commemorate. Pero yung BSP, gumawa sila nito na nakalagay sa blister pack. Yes. Oo, yun yung mga for collection. Ito naman,
ginawa to para to magamit. Para lang. So, mga bago din to, 'di ba? Mga bago tong coins na din to, 'di ba? Probably 2019, 2018, ano? So, dito sa mga coins na dala niya. Eto, may Queen, ano to, Australia, ah, wala, mga loose coins lang yan doon. Queen Elizabeth II, how about this one? Eto, Hong Kong. Hong Kong, yan mga yan, still. Oo, oh, wala pa rin, ganun pa rin. Probably 20, 30 pesos. Katulad nito, si Kwenta, Agila, na nabutan ko to, binibili ko to ng candy sa tindahan dati. Si Kwenta, Agila, tsaka yung 2 piso. Yan, yung mga coconut, tsaka yung, ito, yan. Kasama niyo mga 25 na to, yan. So yan, narinig nyo. Pero kung sakali ba, magkano ba dapat ngayon binibenta? Actually, gusto yun, hindi ko talaga to binibenta eh. Ano yan? Ano pala yan? Bali, ano, isa kasi akong artist. Bali, punta talaga ako dito. Dahil gusto ko magpapirma sa'yo, dahil idol kita. Yeah! Bali, ito, regalo ko na lang sa'yo. Yeah! Pala yun! Piteto! Pero ito ano ba ito? Nakikita ko sa Mindanao yun dun eh. Nung nagpunta ako sa Mindanao. Anong tawag dito? Wala. Tubigay lang. Pero sa Mindanao pala ito. Kita mo yun. Yung iba hindi nakakaalam na galing ito sa Mindanao. Ginagamit pang design sa bahay or what. O diba akala ko parang pyramid lang. Oo. So yung pala yun. So artist ka pala. So ito kaya, yun, basta ayun, ikaw so, pala. Ang ganda. Papirmahan ko sana sa ito. Oh, sige, papirmahan. Hiroy Rosales artist. Alright. So yun, as in-stylean mo ako, ha? Pero okay lang yan. Pero lalo nila. Wala problema. Regalo ko lang ito kay Pustoyo. Siyempre yan. Yeah, maraming salamat. Pero at least may natutunan yung mga nanonood na ulitin ko nga, like ko nga sinasabi, hindi lahat ng coins na luma, yung date is 1980s, 70s, hindi. Anong in particular na local coins natin yung pwede nating tandaan na mahal? Ayan, bibigyan ko na kayo na tip. Anong year? Unang-una yung mga coins na tumatak sa history ng Pilipinas. Like? Kagaya ng panahon ng Commonwealth. Marami tayong magagandang istorya noon, nung panahon ng Commonwealth. Panahon ng Amerikano, panahon ng mga Kastila. So that time, yung mga coins na ginamit doon, yun yung tumatak sa utak ng mga kolektor na may istorya. At may value. At may value. At isa pa, yung ginamit na metal doon, eh, puro pilak. So yun yung Commonwealth coin, Hispanic coin, USPI. US, anong yung US, pre-war or post-war? Ano bang, anong mahal? Anong... I mean, bago mag-World War II, US, ano bang mahal na mga World coin? World War II is... after nung before nung Commonwealth, di ba? 1945. Yun ang hindi after nung after nung Commonwealth, Commonwealth. 1936 yung Commonwealth. 35. So kaya nagmahal yung mga yon kasi pinagdaanan ng giyera. Karamihan doon nasira, mga nawala, kagaya ng mga USPI tinapon sa ilog ng korridor. So ano tawag? Ang tawag? Tinapon, Corregidor. Hindi, ano tawag doon sa coin? Tinapon, USPI? Ano? USPI. US Philippines. US Philippine coin. Alright, so yun yung mga... Pero anong year yung pinaka madaling matanda na may halaga? Kunyari sa piso. Sa piso na lang. Meron bang piso na year na mahal? 1 peso coin? Meron. Actually, sa YouTube or sa balita naririnig to yung 1906. So tandaan nyo, 1906, pag may piso kayo, dalhin nyo rito, bibilin kayo ng 2 piso. Doble, oh, di ba? Pero usually magkano isang 1906 coin? Depende, kasi dalawang depende klase. Depende sa grade? Hindi, depende. Kasi dalawang klase ginawa nun. May proof, may business strike. Alright. Yung business strike, yun yung in-issue sa tao para gamitin. Alright. Yung proof, ginawa yun para ibigay sa mga nakaposisyon sa gobyerno as remembrance nila or souvenir. Or yun yung mga binibigay sa mga, ayun yung mga binibili ng mga kolektor ngayon. Tapos yung USPI na piso na nag-circulate, na binawi ng mga Amerikano, tinunaw nila dahil nagmahal ang pilak, isa pa yon sa pinakamahal. Pero price range from sa proof coin dun sa coin na ginagamit,
Doon sa 1906? 1906 kung circulated na siya. 1906S yun ha, yun yung business strike. Probably minimum nasa 300. Alright. Pagka-proof? 250. Pag-proof, pag maganda siya, lalo na kasama yung proof set, nasa 1 million. 1 million? Wow! Nakita nyo? So kung may bahay kayong luma, simulan nyo nang hukayin. Divide nyo yung bahay nyo. Kasi mali nyo may 1 million. Eh kung 10 yung coins nun, di may 10 million kayo. Kung may kapitbahay kayo na matagal ng bakante, alam nyo na matagal, hukayin nyo nang hukayin. Ine-encourage ko kayong mag-ukay ng mga lupa-lupa. Kahit sa mga park. Yan. Hukay lang kayo ng hukay. Mali nyo, makatagpo kayo. So, hindi yeah. Namin ko ha. 1906 proof set yon. So, naglalaman siya ng 6 na barya. Ah. From 1 peso, 50 centavos, 20 centavos, 5, 1, kaya piso lang ng 1906, nakasama doon sa proof. Piso lang ng 1906, siguro parang same price range din, 300. Alright. O, so yan, napahirap pala yung ukay niyo. Basta mag-ukay lang kayo na mag-ukay, ha? Yan ang mga payo ko sa inyo. So, libre lang. Alright, maraming salamat, Idol. So, thank you. Yon, so amin na to. So, syempre, binigay mo na to. Amin na to. So, syempre, Sir Angelo, ay Sir Arman, di maranan ng House of Coins, Sir Mike Pagulayan ng Toys Collectibles, tapos si Sir Angelo ng Decada Collectibles sa ating mga experts. So, gang! So what up guys, my name is Ray Rosal Jr. Galing pa ako ng Leyte, grabe. Ang layo ng biyahe namin pero napakasolid dahil amyo, yung pakay ko talaga dito is papirma sa yung ginawa ko na cards. Pero yung coins na bali binigay ko kay Boss Toyo, regalo ko na lang yon. At saka napakabait ni Boss Toyo guys, bago kami dumating dito, pinakain muna kami. Grabe, sobrang sarap ng mga pagkain na dito guys. Grand opening to ng Pinoy Pawn Star, grabe na palupit. At guys, ayun guys, thank you, salamat talaga sa Pinoy Pawn Star. At follow nyo yung page nyo guys, grabe napaka-humble ni Boss Toyo guys. At yun na nga guys, pati na yung kasama nyo yung mga crew dito, napakabait guys. Thank you for watching guys.